Magandang araw mga bata. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa paggawa ng pataba sa lupa or compost. Ang ating layunin na ibibigay ang paraan sa paggawa ng compost pit at na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pataba sa lupa o pananim. Meron ako ditong kaibigan, ngunit siya ay namamablema. Ang sabi niya, "Naku, wala na akong pambili ng pataba na kailangan ng aking mga pananim." Siya si Pedro, ang aking kaibigan. Handa ka bang tulungan siya para magkaroon siya ng pataba para sa kanyang mga pananim? Tara! Sinasabi kasi mga anak na karaniwang nagiging suliranin ng isang naghahalaman ang pagbili ng patabang kinakailangan sa kanyang mga tanim. Ano nga ba ang compost? Ang compost ay pinaghalo-halo at binulok na balat ng kulay, prutas, dahon at maliit na sanga ng mga halaman. Higit na mas mahusay gamitin ang organikong pataba sa dahilang hindi ito nagtataglay na kemikal na kung minsan ay nakakasama sa kalusugan at kapaligiran. Ito ang mga paraan ng paggawa ng compost pit at sana ay matulungan natin si Pedro kung paano siya makakagawa ng pataba na walang halong kemikal. Una, gumawa ng hukay sa lugar na tuyo, patag at may kalayuan sa bahay. Pangalawa, ilagay sa hukay ang mga tuyong dahon, balat ng prutas at gulay at iba pang mga nabubulok na bagay. Pangatlo, ilatag ng pantay sa ilalim ng hukay hanggang umabot ng 30 cm ang taas. Pang-apat, patungan ng mga dumi ng hayop. Pang-lima, latagan ng lupa, abo at iba pa. Pang-anim, gawin ng paulit-ulit ang pagtatambak hanggang mapuno ang hukay. Pang-pito, diligan araw-araw upang mapabilis ang pagkabulok. Pang-walo, takpan ng makapal na plastik o bubungan ng dahong niyog o kugon para kung sakaling sumikat ng matindi ang araw ay hindi ito matuyong-tuyo at kung sakali namang umulan ay hindi ito malunod. At pang-siyam, palipasin ang 2 buwan o higit pa bago gamitin. Tapos ang 2 buwan, maaari mo nang gamitin ang compost or ang pataba dahil ang pataba nakakatulong para mas lalong maging maganda at mamunga ng maganda ang ating mga pananim. Sana ay natutuhan ninyo mga anak ano ang mga paraan sa paggawa ng compost pit at nalaman ninyo ang kahalagahan nito. Nagpapasalamat nga pala si Pedro sa iyong itinuro sa kanya. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!